Oke. Nagpunta nga pala ako dito sa tinatawag na pretil dito sa amin. Ito nga pala yung dating ilog na dumadaloy dito sa Dulangan Dos. Dito nga nakasabay ko yung aking pinsan na mamana pala siya. Ito nga palang ilog na to parang nag-iisang malawak na lawa na. At ito nga pala kami, kami nga pala ay manlalambat ngayon. Kunyong, sa ganito. Yustra ka. Ayun nga, nagyayabang yung aking pinsan dahil meron daw sila dito na panang malaking isda. Totoo naman nga pala na napakalaki ng mga isda dito. Noong nag-pandemic nga pala, ginawa nga pala namin tong playground ng mga kaibigan ko. Araw-araw nga pala kami nangingisda dito at nalalambat. Kaya namiss ko din talaga tong lugar na to at talaga nakakapanabik na naman malambat. Ayun nga, pagkatapos namin may lagay ang lambat, mga habog naman kami ngayon. Tamang-tama to, habang tayo naghahabog ay pwede na rin pala tayo maligo. Double purpose. Ayun yan, pagkatapos namin mang habog ay amin palang iniwan muna yung lambat at kami naman ay mangungumpay dito ng ipil-ipil. Dito kasi sa tabing ilog ay napakasagana din talaga ng ipil-ipil at saka akasya. Kaya sasamantalin na rin natin yung pagkakataon at umakit na nga ako dito sa puno ng ipil-ipil at pinutol ko na pala yung mga sanga. At yan, at talaga matutuwa na naman yung ating mga alagang kambing ngayon. At pagkatapos nga namin mangumpay ay agad na pala namin binalagkan yung aming lambat. At pagangat nga namin sa aming lambat ay mayroong huli kaming tilapia. Kaya yan, hindi kami masisiro ngayon at may ulam kami ngayong tanghali. Uy, Iboy! Iboy! Uy, nakauli kami ng medyo malaki-laki dito. Ay, four fingers, ano? Uy, four fingers! At yun nga, at may sumabit pala dito malaking tilapia sa aming lambat. Ito nga pala aming lambat ay maliit lang yung kanyang mata. Kaya yung kalimitan na kuhuli dito ay yung mga maliliit lang na isda. Ang kalaban niya lang dito ay yung damo na makate at saka masakit makagasgas sa ating hita. Tapos may part na malalim kaya mahirap talagang maglakad. Wala pa nga eh. Ayun at pagkatapos namin mamandaw ng aming lambat ay nakita namin yung huli ng aking pinsan at napakalalaking tilapia at saka karpa pala yung kanya nahuli dito. Sa tansya ko siguro nasa mga 20 kilo itong huli niya. Ayun at pagka-uwi namin ay agad-agad na rin pala namin niluto yung aming nahuling tilapia. At ito nga pala yung aming luto, amin lang pala itong prinito, masarap yan at malutong. Doon nga pala sa tabing ilog ay nakakuha rin tayo dito ng pananim na napier at itatanim natin yan dito sa ating farm. At ito nga pala yung nakuha nating ipil-ipil na ipapakain sa ating mga alagang kambing. Tapos sakto, nakakuha rin pala tayo dito ng napier grass at ito na nga at pinakain natin sa ating mga alagang kambing. Kaya yan, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating vlogs. At pakipollow na nga rin po pala ng ating Facebook page. Kaya yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Paalam!